Hello, hello, hello everyone! Nakita niyo na ang aking munting teacup. Sigurado, umpisa na ng 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Pero kahit hindi pa senior, kasali rin po kayo. And for this afternoon, hindi ako mag-isa. Kasama po natin, walang iba kung hindi si Brother Ramon Bunyan. Hello! Thank you. Ayan, sasamahan niya tayo sa ating pag-inom. Ayan, kayo rin, inom na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Thank you for having me, Gaines. Opo, it's such an honor. Mm-hmm. Ayan, so alam nyo, panahon na ngayon, lolos and lolas, huwag kakalimutan na, summer season na talaga tayo at painit na talaga ng painit. Pero huwag kalimutan, kakambal ng summer season, ang Lenten season. So, Brother Mon, di ba nung araw, pagka talagang magbabakasyon na, nararamdaman na tag-init na kasi mahal na araw na. Yes, ganun po. Din po ba ang recollection nyo ng mga panahon ninyo? Ay, ito po po. Totoo po yan. Tag-init. Ano, tag-init. At hindi komportable. No? Pero wala kang magawa, eh, talaga yun ang weather, eh, di ba? At dadaanan talaga natin yun. Totoo yun. At nung mga bata pa po tayo, ang alam lang natin noon maglaro. Kasi summer season, summer break. Okay. Talagang bakasyon po talaga yun. Pero lolos and lolas, dahil palalim na ng palalim ang Lenten season, eh mukhang yan ang pinakamagandang topic na pagkukwentuhan ho natin. At hayaan ho ninyo na meron akong isang quotation from Archbishop Fulton Sheen tungkol sa mga Lenten practices. Ang sabi po niya, Lenten practices of giving up pleasures are a good reminder that the purpose of life is not pleasure. The purpose of life is to attain a perfect life, all truth and undying ecstatic love, which is the definition of God in pursuing what that happiness we find. Happiness. So, kakaibang happiness po. So, dito mo, magandang pag-usapan ito, Lenten, tapos happiness. Paano kaya tayo magkakaroon ng happiness? Eh, ako po, ang recollection ko, pag Lent, mga sakripisyo, pagtitika, yung mga ganon. Mm-hmm. Yung kunyari, aakayin kami, sasabihin talaga, oh, bisita iglesia, kasi Holy Thursday. Mm-hmm. So, alam na namin yun, magbabaon na kami ng fan. Kasi nung araw, mga churches, hindi pa naman po air-conditioned, ano? Mm-hmm. So, alam na namin yan, naku, magbubutong na naman kami kasi bisita iglesia, mahaba-habang lakbayan. Tapos hanggat hindi kami nakaka-complete ng number of churches, hindi pa kami kakain talaga. So, yun yung mga recollection ko ng mga Lenten practices sa family. Ikaw po, nung bata ka, ano bang naaalala niyo po sa Lent? Pagkaganyan, mga outing, mga beach, mga ganun, di ba? Pero isang tabi natin yan. Kasi pag-araw na nung magka-Lenten na season, parang merong pakiramdam ka na may malungkot. Kasi alam natin merong okasyon ng pagdidiwang ng ano ng Holy Week, yan ang mga Lenten season. May parang ano, parang inililid ka sa isang gawain na mag-reflect ka. Mag-reflect ka sa buhay mo. Parang so, ganun. Brother Mon, nung araw talaga, ang higpit kasi ng mga elders natin, no? Mami, daddy, lolo, lola. Ayan, ngayon, mga viewers natin na nagtatandaan na rin. Nung araw po, naalala ko, kahit manood ka ng TV, sasabihin ng mami o ng daddy, hoy, mahal na araw. Kaya kahit yung TV, walang palabas. Naabutan niyo po ba yon? Yung kahit buksan mo? Bawal. Bawal. Kasi tapos bawal. Maglalaro, mag-iingay, shh. Patay pa ang Diyos. Oh, di ba ganun noon eh? Meron pa huwag kang maliligo ah, kasi patay ang Diyos. Miskin na gusto mo na naligo, pero huwag ka muna maligo. Parang sunod ka rin doon sa ganun kabalik. Kasi naman natin, hindi naman pinaliwanag sa atin na hindi naman bawal maligo. Kundi bilisan mo na maligo ka na kasi mamaya may gagawin na.
Alam niyo po ba yung ano, 7 palabras nung araw, nakikinig ba yung pamilya mo sa ganon? Ay, opo, opo. Madalas sa TV. Meron din akong karanasan na yung mga lay minister doon sa parokya namin. Eh. Sila mismo nag-share. Wow! So, puro lalaki yan. Puro lalaki. Pitong testimonies, no? Oo nga eh. Hindi kakaiba. Hindi mo ba kayo naimbitahan doon? Ay, hindi. Hindi pa ako lay minister nung araw. Oh. Eh. Pero ano, yun nga sa TV, laging may 7 palabras at kakaiba. Kasi nung araw, ang 7 palabra, ang pare ang nagbibigay. Mm-hmm. Ang pare ang nagsasalita. Nag-preach. Mm-hmm. Oo, pero yung ngayon, ang ini-invite na nila yung mga layman, yes, na sila mismo ang ano ang magbigay ng kanilang life story, kumbaga, experience of God sa ano, sa mga ano, mga during this ano Lenten season, mga iba-ibang topic, so iba-ibang mga pamilya ang nagsasalita. And I think ano, mas makaka-identify ka doon, kasi pareho kami may pamilya, ganyan. Parehong kwento, ika nga. Oo, unlike kumpare, pwede rin. Kaya lang, mas realistic siguro yung naramdaman ng mga kapwa-pamilya ko. So maganda po, ano, binabalikan natin, nagkukwentuhan mo tayo kung ano yung mga Lenten practices nung araw. Pero ngayon, mas appreciated natin. Kasi katulad nung araw, totoo ka, walang lay na nasa pulpito, di ba? Hindi makakapagbahag. Pero ngayon, times have changed. Partner yung lay for the testimony, tapos yung mga pari naman na magbibigay ng mga spiritual insights. Tapos tama po, ano, pagdating na ng Ash Wednesday, so nung araw po ba talagang naabutan nyo ba yung pila-pila talaga puno ang simbahan? Ayaw po. Kasi yun yung malaking pagkakaiba po, ano, ngayon, mapupuno ang simbahan pag Ash Wednesday. Pag regular day, hindi ganun kapuno. Oh, unfortunately. Napansin niyo po ba yun? Oo, unfortunately. Kaya ano eh, no, medyo sad side yun, no, ng mga lay sa mga Lenten practices. Iniintay pa yung Ash Wednesday bago babalik ng church. Mm. Eh, nung araw po, wala pang mga ano, misa sa mall. Wala pa yun. Ay, oo nga. Yung misa na sa mall. Ganyan. Isa pa yun, ano? Malaking pagbabago po. Eh, pwede naman ganun. Kasi ang direction ngayon na simbahan, eh, lumapit sa tao. Yes. Hindi ang tao lalapit sa church. Tama po. So, makita mo, may mga misa sa mga mall. At kumisan, eh, nga lang, yung mga nagmumol, naging, they found it, convenient. Convenient. Pero at least, captive audience na natin sila. At least, nagagampan na nila yung duties bilang Katoliko. Oh. Okay pa rin yun. Yes po. Kasi si Lord, eh, mahal naman niya lahat na tao. Amen, amen. Oh, lahat na tao. Everybody welcome talaga. Of course, of course. So ito pong ating tema ngayon na sinisimulan ngayong buwan ng Marso ay tungkol sa Christ and crisis with Christ. Christ, yung mga pag-iyak, mga pagluha, panag-oy, and crisis with Christ. Mm-hmm. Na doon pa lamang sa temang ito ay isa ng paglalakbay na kasama si Kristo anumang bahagi, anumang episode ng buhay natin. Panahong lumuluha ka, panahong nagkaka-crisis ka, pero lahat yon ay sa piling ni Kristo. Kasi Brother Mon, di ba, ang Lent talaga is actually a journey. No? Isang paglalakbay kung saan ang bawat isa ay nag-aakayan para ang taluktok nito ay yung renewal of baptismal vows natin. So kanina nakukwento mo sa akin, Brother Mon, yung pagka-Lent na, yun na, mahal na araw, hindi lang basta reflection. Meron kang sinasabi, may almsgiving, ano yung insights mo about prayer, almsgiving, and fasting. Ayan. Oo nga. Yun ang turo na simbahan, ano?
almsgiving, prayer, fasting. Eh, okay yan, parang kinukondisyon ka na, na before yung Holy Week, eh, mas lumalim ka pa sa iyong mga reflection sa buhay. Kasi, di ba pagka di ka mga nag-fast, eh, tapos puno-puno na pagkain ng tiyan mo, parang walang nangyari. Ganun. Hindi mo damay yung hirap. Nang ano, parang hindi mo makita. Yung gutom kasi kumisan, nagpapadama sa'yo ng okasyon. Na okasyon at saka ni Kristo na nag-suffer sa cross, no? Sa cross. At okay lang na ano, okay lang na magkaroon ng ganong ano pag okay lang na magkaroon ng ganong reflection. Ang ito ay discipline of Lent. Discipline. Pero Brother Moon, lolos natin, ayaw na nga mag-abstinence eh. Exempted na nga sa fasting, pati abstinence, minsan lumulusot na rin. Eh, kumusta po ba kayo? Member na ba kayo ng senior citizen? Opo naman. Required naman yan. Required po naman yan. Required ng barangay, ganyan. At saka gusto rin natin magkaroon ng ID, no? kaya hindi kita inintroduce as a senior citizen kasi age reveal eh. Pag nag-age reveal po dito, yung bisita ko nagsasabi, nagpo-proclaim po ilang taon na siya. Pwede ho bang sabihin sa ating audience, ilang taon na kayo? Wala namang problema sa kung sabihin ko yung 70 years old ako. Wow! Kasi, kailangan natin purihin muna ang Diyos, 70 years old. Let us praise the Lord. And give Him thanks! Imagine ha, 70 years old, pero kakaunti pa lang po ang puting buhok ninyo. Daig pa kayo ng mga kasama ko dito, mas marami pa yung puting buhok sa inyo. Ewan ko, may relasyon ba yung puting buhok sa katandaan mo? Pwede sa rin siguro. Sa wisdom. Inaano ko yun sa akin sa wisdom. Pagka may puting buhok, akala mo eh, ano, marami siyang wisdom. Totoo naman. Pero going back po dun sa fasting, exempted na po ano, ang mga senior sa fasting. Ayun ang alam ko. Kasi ako eh, may condition na. Meron akong diabetes. Yan. So, excuse po. Oo nga. Lolos and lolas, totoo naman, excuse na sa fasting. Pero parang sa abstinence, parang hindi naman tayo dapat magpa-excuse. Ano po? Yung abstinence natin, eh, parang by choice, pwede na tayo mag-abstain as a form of our sacrifice. Kahit pa may excuses na ang matatanda. Opo. Ako naman eh, sumusunod din naman doon. Kasi gusto ko rin madamay yung hirap miski kaunti anon. Ano po ba kayo? Nagka-crave pa ba kayo ng pagkain? Kasi parang ano kayo eh, condition eh. Parang ano kayo, obedient sa doktor. Parang yung bawal at hindi bawal, eh sinusunod nyo kasi may anak kayong doktor eh. Oo, nakakatulong yun. Nakakatulong yun, may doktor ka. Pero it's more than that. Ang gusto ko kasi mag-fasting sa hindi not so much sa pagkain. It's so much more of, parang contemplation. Contemplation, medyo malalim na form ng reflection. Kasi pagka contemplation, lahat na, gusto mong sisirin yung kailaliman ng iyong mga naramdaman, yung nire-relate mo sa ang Diyos ba'y naging mabuti sa akin? Ganon? Ako ba'y naging mabuti sa Kanya? Ganon?
bakit nagkakaroon ng mga mga kahirapan, ganyan, nagkakaroon ng mga violence, nagkakaroon ng mga injustice. Naisip ko yon sa pag ako yung nagko-contemplate o nagre-reflect. So napakaganda naman ng iyong... Yung gusto ko, yung not so much yung pagkain. Yes, madali okay. Madali, madali na lang yan, yes. Oo. So parang magkakarugtong po talaga yung fasting and prayer. Kasi nga dun sa fasting, hunger lang yon ng pagkain natin. Pero ito is hunger of the soul. Correct. At nagagampanan mo ng mas malalim. Lolos and lolas, malalim yung contemplation na sinasabi ni Brother Mon. Kasi parang masanay tayo yung ano, pabasa. Kaya na pag nagpapabasa, yung handaan na pupuntahan minsan. Correct po yan. Pero maganda rin kasi yun eh, no? Parang family gathering. Pero ito is a different form. Kasi contemplation nga, parang a deeper level of prayer. Kung saan ang toon ay hindi lang sa sarili, kundi nasa ng Diyos sa mga nangyayari, sa mga paligid, kaganapan. At hindi lang sa iyong mundo, kundi yung mismong paligid. Correct po kaya yan. Kaya pagka ganun ay nagiging inclusive, kasali kahit ang mga, yung paghihirap ng iba, ay ikaw ay hindi nahihirapan, pero it makes sense na ano nangyayari sa kanya. Okay. Tama po ba? Opo. Hanggang maaaring nga po ba, hanggang maaaring nga po eh, hindi lang tayo as individual lang magko-contemplate o magre-reflect. Maybe a community, the whole community should, you know, contemplate. The whole nation should contemplate. The whole world should should contemplate, actually. Ako, Brother Mon, itong sa lolos and lolas dati, mamamaya hindi na nga pabasa yung hawak eh. Baka puro cellphone, no? Sinuswipe na lang. Nood na nood ng K-drama. Yeah. Kaya wala na time to contemplate. Kasi hindi maiwasan na pagka nag-contemplate ka, malalim, marirealize mo na ang problema ng poverty, ang problema ng politika, ang cultural, social, religious, ay nag-uugat sa ating how we relate as human beings sa ating kapwa human beings. Pero Brother Mon, tama yung kinakwento mong yan. Opo. Pero ako, ang kinalulungkot ko na observation, yung pagka Good Friday, opo. Bukas na rin ang mga malls. For shopping, hindi yung chapel ah. Talagang meron ako, kasi kunyari na-invite po ako mag-7 palabras, di ba? Oh. Siyempre, lalabas ka talaga ng bahay, lalabas ka ng simbahan. Makikita mo yung parking area talaga ng mall. May mga particular malls kasi eh. So pagka ganun po, isang barrier yon to contemplation. Kasi gusto mo nga, hindi lang sabi mo personal, sana pati pamilya, sana pati community. Pero isang distraction din po kasi yun. Wala tayo minsan din natin maiwasan yan. Kasi nature yan ng mga capitalist, di ba? Capitalistic world. Yun nga ang ating kinalulungkot. Kasi mas may importante sa kanila, mas mahalaga yung kumita pa. At that sinasamantala nila, actually. Kasi kung walang kumipasok ang mga tao, wala sila sa mall. Nandun sila sa... Wala sila sa opisina pala. And then, kung sila eh, kung may pasok, walang tao sa mall, rather. Tama po. Mawalan sila ng negosyo. Ganon. So, sad reality, no, na we have to face. Kasi parang given na yan eh. Oo nga. So all the more, parang tayo mismo, we really have to practice the three disciplines of Lent. Kaya maganda pa lang term na ginamit sa prayer, fasting, and almsgiving, yung discipline. It's a discipline that we embrace. Oo nga po eh. Pero dapat kilalanin natin ang sarili natin. We cannot understand what discipline is unless we know ourselves. So we have to examine ourselves inward. And I remember, you know, Gaines, I came across na isang mystic, a Franciscan mystic, na sabi niya,
we're always we always have this egocentric self. Most of the time sa atin 'yan, nasa atin 'yan. Hindi natin maiisip in tama pag naka-egocentric self ka. So ganyan ang mundo ngayon, di ba? Ganyan ang maraming tao. Pero hindi nila naramdaman yun na nandun pala, may egocentric pala sila. hindi conscious, hindi sila mindful. Pero hindi nila alam yung other side ng letting go ng egocentric self mo. And then having this God-centered self, maramdaman nila yung daloy ng grasya ng Diyos. Hindi mo alam, kung dumalo yung grasya ng Diyos, nagiging compassionate ka, nagiging generous ka, nagiging kind ka, nagiging concerned ka sa iba. Unlike pag egocentric ka, ikaw lang. And I think that is a lot, many people have that kind of self. Hindi lang ngayon, even though siguro sa history ng Christianity, meron ng ganyan. Ay, awag ko kung paano ipapaliwanag sa mga ordinaryong tao na magsisi ka, alright, magsisi ka, ito ang Diyos, magdasal ka. Pero, you know, they don't even mind that ang Diyos di naman nila nakikita. Ang Jesus na Diyos na nagkatawang tao, eh, hindi, yun ang hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin. Love nila. Hindi ko maintindihan kasi si Jesus is the incarnate God. So, divine and human. Eh, dapat tingnan natin si Jesus. Ang Diyos nandiyan. Pero mas makilala mo si ang Diyos through Jesus, the incarnate God. At yun po yung tunay na diwa nitong paghahanda natin, no? Ngayon, so it's really not about us. So yung egocentricity na sinasabi niyo po ay pinakamalaki palang factor, Lolo and Lolas. Kaya yung nabanggit niyo po eh, na-struck ako sa sinabi niyo, we are now less concerned of other people. Parang hindi na conscious yung tao about the plight of the other, of those people around us. Kasi nga, punong-puno yung sinasabi nyo ng sarili. Punong-puno tayo po ng sarili. Kaya madalas po nangangatwiran kahit lolos and lolas. Naku, wala na yung mga abstinence na yan. Wala na yung fasting na yan. Substitute nyo na lang ng ibang sacrifice. Opo, parang ganon. E parang ang pagkaintindi ko po sa kwento mo, Brother Mon, ay yung deeper level of prayer, which is contemplation, goes hand in hand with fasting. Opo. Again. Kasi kung filled up ka, di ba? Eh, mas masarap matulog. Yung pleasures of the world parang nandun instead of depriving yourself also. Pero may tanong po tayo sigurado kung nag-chat ang lolos and lolas. Baka daw madali kayong mag-contemplate kasi may magandang area kayo for contemplation. Diba? Isa yun sa mga issues ng lolos and lolas kasi madalas kasama nila yung mga apo. Diba? Tapos maingay sa bahay. So, paano daw magiging possible yung contemplation? Kailangan pa ba silang pumunta ng retreat house para maka-contemplate? Siguro nalaman nila na nakatira ako sa Tagaytay. Pero kasi pag nandun sa mga ganung lugar, parang mas conducive talaga to prayer and contemplation. Oo nga, napakaingay. Napakaingay in every place sa Manila. It's noisy. A lot of noise. Oh God, how can you contemplate in the midst of noises, no? Ang hirap. Siguro talagang dapat punta. Hindi man makakatulong na malaki kung nasa tahimik na lugar ka, di ba? Pero
yung lugar is not dependent on the mind. Alright? The mind will always think of, ano, will always think of contemplation, regardless of saan ka. Saan ka? Kaya pwede kang mag-contemplate miskin na maingay. Hindi naman, at saka yung ingay na yun, hindi naman dire-diretso. So it's not the external silence. Hindi, ano? Sa external but silence. But we have to find our own sacred spaces. Oo nga, ganun. Kumisa ng kaingayan eh, hindi yung noise sa labas. Yung noise sa loob natin mismo. Why? Because we're narcissistic and we are, ano, ours parang egocentric. Ano ka makakapag-isip, no, ng malinaw? Kailangan talaga mag-let go ka sa mga ganun, and then you let in yung ng God-centered self para ikaw makaya, you know. Ako, maraming salamat, uh-huh. Brother Mon. At sana so susunod pa pong Lunes ay mapagbigyan niyo po kami uli, mapaunlakan niyo kami kasi marami pa kaming nais itanong. Katulad ngayon, ang take home ko talaga dito, ang may sala talaga sarili eh. Para akong tinatamaan sa mga sinasabi niyo po about egocentricity, narcissism, di ba? We are not conscious anymore. Okay. Kaya yung mga ingay na yan, parang okay lang eh, ina-absorb kasi nakalimutan na dun sa inner silence, doon mas matinding makakapangusap ang Diyos. Opo. Pero dahil puno na tayo ng sarili, okay lang. Ano yung nakaka-enjoy, ano yung nakadisnan, hindi na ba nag-e-effort po? Kaya for your final words po, anyayahan natin sila na ipagpatuloy ang pagninilay ngayong Lenten season hanggang magkita ulit tayo next Monday. Opo, isa ka po ko, Senior. Yung sinabi ko, just let go of your egocentric self, eccentric self. At napakahirap na manahan sa ganong klaseng sarili. Hindi ka magiging happy. Hindi ka magiging malaya. Kailangan nandun ka lang sa letting go nasa God-centered ang iyong self para ka maging maligaya, magkaroon ka ng kapayapaan, maging malinaw, at manandaman mo na ikaw ay nakakonek sa kay God, nakakonek ka sa kapwa-tao natin, nakakonek ka sa ating natural, sa creation, the whole creation of God, nakakonek ka. We are connected to everything, and this everything is connected to God. What more do you want? What more do you want? No worries anymore. God bless you. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Gusto ko yung part eh, yung paglaya. Sana dumating tayo lahat dun sa paglaya mula sa ating sarili para magkaroon talaga ng malayang pagyakap sa atin ng ating mahal na Panginoon. So sa ating pagtatapos, sabi nga natin, this is our Lenten journey. Ano man yung Christ natin, ano mang crisis meron tayo, pero ang crisis natin, lagi naman naririyan sa gitna ang ating mahal na Panginoon. Opo. So, Brother Mon, pwede mo ba silang lead sa ating closing prayer? Opo. Sabi mo nga ay more of God. Mm-hmm. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Invite us deeper prayer, Almighty and ever-living God. You invite us deeper into your world, your people, your land. May this time be one of the outward focus, seeking you in those we often ignore. Help us live a land focused on freedom, generosity, and encounter. Give us hearts hungry to serve you and those who need what we have to give. Amen. Amen.
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Brother Mon. O minsan, Tito Mon ang tawag ko sa kanya. Thank you. At sana'y paunlakan mo uli kami sa susunod na Lunes dito sa ating 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. So until we see each other again. Salamat po. Salamat po. Salamat. Bye. Salamat. Salamat.